Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, ay wait, bago ang lahat. Kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY videos, tutorials, and tips. Pati unboxing, oh, ayan, oh. At isa pa pala, salamat sa lahat ng mga nag-subscribe na sa ating YouTube channel. So for today, ito yung i-unbox natin. Kung makikita nyo naman siguro sa title ng ating YouTube video, ito ay Lito Kala! So buksan na natin para malaman natin kung ano ba si Lito Kala. Ang slang term dito is si Kalito. So kapag kilala mo na si Kalito, certified DIY power wallers ka na. Ito nga pala si Cassie Source. Charan! Guys, ang pangit. Plastic, tapos wala malang bubble wrap sa labas. Tingnan natin kung mayroong bubble wrap sa loob. Kasi delikado yun eh. Charan! Uy, meron! Okay, manual. Ika nga ng misis ko. Lagi yan included, pero walang nagbabasa. Okay, bye-bye. Ito na siya. Oh my God! Malaking problema, guys. Walang in-include na power. Walang in-include na charger. Si Kalito lang. Patay tayo niyan. Oh, taran! Paano natin itetest to? Wala. Alam ko yung in-order ko merong ano eh. Pero i-double check ko, baka ako yung mali, guys. So, ayun na. Ayan, Lito Kala. Engineer Lee 500. So, ito yung specification sa likod. Ayan. So, pwede natin siyang gamitin sa iba't ibang klase ng battery. Ayan, makikita nyo, AA, AAA. Basta yung rechargeable, guys, ha. Baka naman i-charge nyo, hindi rechargeable. Eh, sasabog yan. Okay? Operate only with supplied AC adapter. Eh wala, patay. Dito yun eh. Tapos alam nyo, ito pwede tong gawing power bank. Lagyan nyo lang battery. Tapos makapag-charge ka na. Ayun, may USB output siya. Galing, diba? Panis. Okay, so yun lang guys. A few inches later. Hello guys, welcome back. Bale, balik tayo kay Lito Kala. May update. After 5 minutes! Kita nyo? 12 volts to amp. So, yun yung kailangan natin para dito. Yung adapter na hindi kasama nung binili ko siya, which is nilagyan ko na siya na 1-star review kasi hindi naka-indicate. So, sorry ka na lang, Alwin. Yun yung seller. Okay, good news! Charan! Ayan! Nakita nyo ba yan? Not in sponsored yan, ha? Hindi yan sponsored video. Pero, ayan. Kita nyo? 12 volts, 2 amps. Alam nyo kung ano yan? Ano to? Wall adapter ng router. So, kung may router kayo hindi ginagamit, katulad namin, marami ako nito. So, tinry ko, kasya naman siya. Since universal yung 12 volts DC jack, so, itatry natin kung gagana. So, sana gawa na. Kasi kung hindi, ayari, maghahanap na naman ako ng 12 volts adapter para dito. Okay guys, update ko kayo sa next video. Ha? Bye-bye! Bakit kasi nagpapaalam ako? Mali, update ko kayo mamaya. I-cut mo na lang to. Update ko kayo mamaya. Ay, ano sasabihin ko? Update ko kayo mamaya. Update ko kayo mamaya, guys, ha? Kung gagana to, at saka kung paano siya gamitin, okay? 2,000 years later. Okay, welcome back guys. After 10 years, nagbabalik po ulit tayo. So, titesting na natin gamit ang ating router adapter kung gagana ba siya. This is the moment of truth guys. Try lang natin. Ayan, saksak natin dyan. Guys, null. Null kasi wala pong nakalagay na battery. Pero ang magandang balita dyan, gumagana siya gamit ang ating tarin! Yan, gamit natin yan. Gamit natin ang ating Wi-Fi router. Kasi diba yung problema natin nung una, wala tayong adapter. Na-pick tayo sa order natin.
Pero ayan, gumagana siya. So, try na natin kung paano natin gagamitin si Litokala Li500. So, eto. Meron ako dito 18650 battery. So, ilalagay natin siya sa ating Litokala. Guys, yung positive nga pala andito sa baba. So, baligtad siya. Positive, negative ito. Yung gumagalaw. So, once nilagay natin yung battery, ayan, makikita nyo, nagbi-blink yung charge. Meron tayong charge mode. So, charge. Charge mode, bali, pwede natin palitan yan. Ilo-long press natin yung mode. Meron tayong charge, fastest, at saka nor test or yung normal test. So, sa charge, ayan, sinelect natin siya. After 8 seconds na nagbi-blink siya, masiselect na yung charge. Sa charge, ang gagawin niyan, i-charge niya lang yung ating 18650 battery gamit itong 500 milliamp current. So, yun yung rate ng pag-charge niya sa ating battery. So, pwede rin natin baguhin yung current setting. So, long press ulit natin. Same case kapag ipili tayo ng testing mode niya, charge, fast test, or north test. So, charge muna tayo. Pwede natin pilitin naman yung current. So, pinakamababa yung 300 milliamp hour, 500, 700 milliamp, tsaka 1000. Gusto mo i-charge ng mabilis yung battery natin, pipiliin natin yung 1000 milliamp hour current. Pero, ang drawbacks nun, syempre, isipin mo, ipapasok mo yung 1000 milliamp hour current sa battery. So, hindi siya ma-charge, kaso mas iinit siya. So, papakaramdaman yun. Kasi minsan, kapag sobrang init, lalo kapag nagsasalvage tayong battery, posibleng sira yun. So, pag hindi mo na siya mahawakan, stop nyo na yun, delikado. So, okay. So, okay, ulit guys. So, dun tayo sa charge mode. Ang gagawin nyo lang is i-charge yung battery natin sa 4.2 volts, which is yung full voltage niya. So, full charge na yun kapag na-reach na yung 4.2. So, next, select ulit natin guys. Ayan. Try naman natin yung fast test. Ano nga ba yung fast test guys? So, yung fast test, ang gagawin niya, so halimbawa meron kang nilagay na battery na 4.2, so full charge battery. Ang gagawin ng fast test, automatic, i-discharge niya yung battery na yan. Kung anong voltage siya, hindi niya na i-charge. Kung halimbawa, nilagay mo is 4 volts na battery. So kapag sinelect mo yung fast test, automatic, i-discharge na kaagad yung battery mo starting sa 4 volts. Anong current rate niya i-discharge yung battery? Kapag nakaselect ka ng 1000 milliamp hour na current rating, yan sa charging yan. Pero sa discharge, para makuha yung capacity, ang ginagamit niyang current is 500 milliamp. Ito na lang yung image galing sa manual para makita nyo. Kasi yung iba ang sinasabi nila, pag sinelect mo daw na 1000 milliamp hour dito, pati yung discharge niya, yun din yung gagamitin niyang current, which is mali naman. So, hindi yun. Ito, yung nakikita natin dito na current is charging current yan. Okay? So, insert na lang ako ng image para makita nyo. Gawin ng fast test, i-discharge niya yung battery. So, pag discharge niya, bakit nga ba natin i-discharge? Para malaman natin kung ilan yung actual capacity ng battery. Next mode naman niya is, ito, long press ulit natin, yung nor test or yung normal test. So, yung nor test, ito yung ginagamit natin usually para sa pag-check ng capacity. Para rin siya yung fast test, tsaka charge mode na pinagsama mo lang. So, ang gagawin lang ng normal test, i-charge niya muna yung battery mo hanggang 4.2 volts. Tapos kapag na-meet niya na yung 4.2 volts, kapag full charge na siya, automatic na siya magdi-discharge para maipakita yung capacity ng battery mo. Lalo kapag nag-salvage ka lang ng laptop battery. Usually, ito yung ginagamit natin na testing mode para malaman natin kung ilan pa nga ba yung capacity ng battery na na-salvage natin mula sa malumang laptop. So, yun yung tatlong natin paggamitan para sa battery. Tsaka yung pag-set ng current, ayan, yun lang. Pag nagbi-blink, dun mo siya masi-select. So, yun nga pala, nag-set up tayo sa number 1 kasi number 1 lang yung may battery. Paano kapag may iba pa? So, ganito. Pag nilagay natin, halimbawa, yung slot number 4,
magbiblink, masiselect na yung number 4 dito, tapos magbiblink ulit. Tapos gagawin ulit natin yon. Select natin ulit yung normal test, tsaka isiset ulit natin yung current. Okay? So, sinet natin yung sa 1, isinet natin yung sa 4. Pero ito guys, may catch dyan. Pag lahat ng battery nilagay mo within 8 seconds, isang beses mo na lang gagawin yung set, tapos ma-implement na sa lahat yun. So, itry natin. Ang gawin ko, tanggalin ko na lang muna guys. Okay, tapos ilagay ko lahat. Nakalagay na lahat ng battery, tapos isasaksak ko. Ayan. Tapos, notice, current. Okay, kita nyo guys, isang beses lang ako nag-set nung nasa number 4 siya. Tingnan natin kung nabago rin ba yun sa 3. O, di ba? Nabago rin. Automatic na yan. So, hindi mo na kailangan iset isa-isa. Kapag within 8 seconds, nandun na lahat yung 4 na battery, tapos, na-set up mo na. So, i-implement nyo na yun sa lahat. So, matagal to bago matapos, mag-share na lang ako ng video. After matapos, balikan na lang natin.